ibang congressman at sasabi po na wala naman daw po silang usap-usapan about impeachment. Sa inyo lang daw po nang gagaling yun pong impeachment na, na allegations. Naku, sino tiga-inquire dito? Wala-wala dito? Kasi last year, di ba lumabas na yung interview ni Congresswoman Franz Castro at sinabi niya na may impeachment at sinabi niya yung tatlo na grounds for impeachment. Last year pa yun, ma'am. Ma'am, I'm from Inquirer, pero clarify din po ni Congresswoman Franz na hindi raw involved in leadership. Sabi niya, hindi raw involved in leadership. Oh, hindi naman kailangan kasi talaga involved yung leadership. So bakit siya nagdi-deny? It's enough na pinag-uusapan ng mga members of the House of Representatives ang impeachment. Hindi naman kailangan involved ang leadership. Pero ano sinasabi ng mga kaibigan nyo? Ongoing pa rin ba yung usapan sa impeachment? Paano pa? Ano sinasabi sa inyo ng mga close friend nyo dito sa House? Ang sinasabi sa akin ng mga tiga Mindanao. Ang sinasabi sa akin ng mga tiga Mindanao ay pinag-uusapan talaga ang impeachment. At kapag tinatanong sila kung anong mangyayari sa 2028, ang sinasabi nila, si Speaker Martin Romualdez daw ang candidate for 2028. Ma'am, si President Marcos, nagkausap na ba ulit kayo amid sa mga nangyayari na ito? Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon. But ngayon, hindi na kami. Pero kailan po yung last na ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Mike Marcos. Kilala niya ako since 2012. Pero ma'am, kailan po yung last na pag-uusap niyo po ng pag-uusap? Nung nag-tender ako ng resignation, yun yung last na nagkausap kami ni President Marcos. Ma'am, do you think kung si President Marcos magsalita no, para sa inyo and on behalf of you, baka maayos kaya ito nangyayari dito sa Kongreso? Alam nyo, kasi madami hindi nakakilala sa akin, pero mag-share ako konti ng ugali ko. Hindi ako humihingi ng tulong. Alam yan ng tatay ko, naging mayor siya, naging president siya. Hindi ako humihingi ng tulong talaga. Kaya nga kanina kung nakita ninyo, lumapit ako kay Congresswoman Gloria Arroyo. Sinabihan ko siya, ma'am, huwag ka na magpa-stress. Dahil dito sa ginagawa nila sa akin, kaya ko ito, don't stress yourself about it. Yan din ang sinabi ko kay Congressman Marcoleta. Ma'am, sa gitna po ng lahat ng ito, how are you po? How do you feel about what's happening right now? And you mentioning even about the impeachment of it, or even the possible. Iniisip ko lang na kapartiyan ng journey ko as a government official, yung lahat ng nangyayari ngayon. Ma'am, sa tingin niyo po may hand si PBBM sa nangyayari ngayon dito sa Congress? Actions against you and the Duterte family. Sa tingin niyo may hand si Pangulo? Ma'am, hindi ko sagutin yan ha, kasi sarcastic yung sagot ko dyan. Next! So, kumusta si Presidente Duterte? Kumusta yung mga advice niya sa inyo sa nangyayari ngayon na BB? Okay naman ata siya. Hindi kami nagkakausap ni former President Rodrigo Duterte. Pero sinasabihan ko lagi yung mga nakapalibot sa kanya. Nasabihan siya na huwag pa-stress sa nangyayari. Tulad ng sinabi ko din kay Ma'am, GMA kanina. Ma'am, may regrets ba kayo na sumama kayo sa unity? Kasama si President Marcos? Medyo mahaba kasi yan eh. It needs a sit-down. Sit-down tayo, ma'am. Ano naman? Upo kayo. Anyway. May pasihan ba yung sinasabi niya na this is targeted para sa 2028, hindi kayo iboto ng mga tao? May pasihan ba yun? May plano na ba kayo sa 2028, ma'am? O siya ang nagsabi. Yung sino yun? Privileged speech. Yes, yung nag-privileged speech. Siya yung nagsabi. Pero kayo, ma'am, na ano daw, huwag pagkatiwalaan, yan ba yung gusto or nag-aambisyon mag-presidente?
siya yung nagsabi. Pero kayo ma'am, wala. Pero kayo ba? Tatakbo ba kayo 2020? Noong 2019, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa... Noong... 2017. Tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa 2019. Noong 2019, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa 2022. At sinabi ko na mag-a-announce ako kung tatakbo ako or hindi January 2021. Sinabi ko magsasagot ako January 2021. Ngayon? Sa ngayon, this very minute, magsasabi ako kung tatakbo ako sa fourth quarter ng 2026. 2026. Bibi, sorry to ask this question. Nagsisisi po ba kayo hindi nyo sinunod yung payo ng tatay ko about sa pagtakbo? Hindi nyo po. Mom, that is a very good question. Needs a sit down. Bibigyan kita ng pakunti ngayon. Naririnig nyo si PRD, di ba, ngayon? Nagsasabi siya, huwag ka tumakbo, President. Ngayon, sinasabi niya, yan din ang sinabi niya noong 2021. Huwag ka tumakbong president. Kasi nanggaling na ako dyan, sabi niya, hindi siya madali na trabaho. Maawa ako sa iyo. He never said na run for president. Okay. Pero ma'am, never again na po kayo to eat with the Marcos. May sasabihin pa si ma'am, sorry. Oh, yes. Okay. Hmm? Pero baga never again na to team with the Marcoses. Oh, never again. Why, ma'am? Sit down tayo. Yes, ma'am. Okay, yes, ma'am. Ma'am, last question na lang. You kind of turned emotional when we asked you kamusta ka na kanina and you not asking for help to anyone and even kay CGMA kay Ma'am. Kung makikita nyo, di ba? Well, kahit asawa ko, wala siya dito. Hindi ako tao na humihingi ng tulong. Sinabihan ko lang yung asawa ko kanina. Sabi ko, maghanda ka lang. Kasi sabi niya, magluto ako. Sabi ko, okay, sige, magluto ka lang for dinner.